hindi napatinag at umariba para sa kanilang inaasam na three-peat. Fresh na fresh mula sa katatapos lang na championship game, kasama natin ngayong umaga ang NCAA Season 98 Men's Basketball Champions, ang Colegio de San Juan de Letran Knights. Magandang umaga, Kurt Rayson, Kyle Tolentino, Andre Guarino, Kobe Monje, at Brent Paraiso. Thank you so much and welcome sa unang hirit. Ang aga niyong gumising. Hindi pa kayo natutulog daw? Para makatulog na kayo after this, unahin na natin si Kurt. Kurt, ano ba ang pakiramdam na nakuha ninyo ang three-peat na 1984 pa huling nangyari at makasaysayan ang inyong pagkapanalo, di ba? Sobrang sarap po sa pakiramdam namin na nasali po kami doon sa history na to kasi bihira lang mangyari ito eh. Pagdating namin sa pagtanda namin, sa mga anak namin, maalala namin to. History, di ba? Almost 38 years na last na nangyari. Kaya sobrang sarap sa pakiramdam namin na para laking bagay din sa future namin to. Pero syempre inasahan nyo na naabot kayo sa finals kasi nga dalawang beses na kayo nanalo tapos ito ulit, di ba? Hindi naman po. Final four muna yung inisip namin, tsaka na yung finals four. Po. Oh, very humble. O Kyle naman, Kyle, ano ang naisip mo nung nagsimula pa lang yung game 3? Kasi syempre, palaban din yung ano eh, yung Benil. Tapos, mas nag-focus ba yung team nyo sa depensa o opensa? Sa depensa po kami talagang focus. Talaga. Bakit? Yun nga po kasi, yung knowing na wala yung leader namin si Fran. Syempre, coming sa game 3, may doubt pa rin eh, na mga kayanin ba namin. Pero siguro, yung team effort namin, tsaka yung preparation namin, yun talaga yung nag-motivate sa amin para coming to game 3, kumpiyansa kami na kaya namin. Oo nga, pero nabanggit mo na rin na nag-alala talaga kayo na wala si Fran Yu para sa game 3. Ano yung naisip niyo ng mga panahon na yon at paano nyo, ano yung parang naging strategy para talagang kahit wala yung team captain ninyo, talagang aariba kayo? Yun nga po, yun sabi nga po ni Coach, parang team concept po talaga, sumunod lang sa game plan. And kung magtitiwala kami sa game plan namin, mananalo kami. Tsaka, ayun, yung thankful naman kami na maraming nag-step up, si Tommy tsaka si Kobe nag-step up. And yun, grateful kami na nakuha namin yung three-peat. Congratulations. So, Andre naman, bagamat umalagwa yung lamang ninyo sa Blazers ng first half pa lang, may kababa kayo dun sa second half na muling mabuhay yung Blazers na nangyari dun sa final series? Kaba po. Wala naman po kasi po sa practice po. Tsaka pag pinapanood naman po namin yung Benil, alam naman po namin na talagang sa second half po sila rumi-recover. Nakakabawi po sila na second half. Rumi-recover sila sa second half. So kahit lamang kayo sa first half, hindi kayo kinabahan doon sa second half na kung saan talagang umaalagwa rin sila? Hindi naman po. Kasi po, prepare naman po namin sa practice din po. Tsaka po na mindset na rin po namin na pagdating po ng second half, talagang yung depensa po namin, yung intensity po namin ng first half, kailangan po po namin doblein or triplein po para hindi na sila makarecover. Ayos. O, Kobe, ano naman ang pakiramdam mo na nagawa ninyo ang finals biggest lead sa score na 23 points? At anong sabi ni Coach Bonnie tungkol dito? Una po, hindi po namin iniisip yung lamang namin. Kasi po, pag iniisip po namin, parang sa huli po, nagre-relax po kami. Kaya po, wala po sa isip namin. After po nung first half, iniisip po namin na 0-0 po yung score po namin para yung intensity po ng laro namin, nandun pa rin po. Talaga bang na, kumbaga, nahihiwalay nyo yung pag-iisip dun sa leads, kahit yung lead, yung points nyo na nagli-lead na kayo, kahit na alam mo namang meron na kayong ganun kalaking discrepancy ng sa mga points? Opo. Hindi nyo iniisip talaga? Hindi po namin iniisip yun eh. Parang nakafocus lang po kami na makuha po yung panalo. Galing. Oh, at ikaw naman, Brent, kakaiba kasi yung pinakita mong galing sa loob ng court at halos madulas ka na nga at napahiga pa, pero pasok pa rin sa basket. Grabe naman yun. Chamba po, chamba. Chamba ba yun? Oo. Ano ba yung tumakbo sa utak mo nung time na yun at lalo na nung last minutes na nung fourth quarter? Siguro yung yung mindset namin na winning time lang yung fourth quarter kasi nung game 2, medyo bumigay kami nung mga second half, third quarter, tsaka fourth. So, yung mindset lang namin nung lamang nga kami, sabi namin na... Huwag niya isipin. Oo, tapos i-bone pa namin sila, lalo.
So yun lang, yung mindset lang namin. Na gusto namin talaga manalo. Okay. Pero sa inyong lima, ikaw lang ang gagraduate, no? Opo. Parang kayo mga second, third year, tama ba? So ano ba ang pakiramdam na gagraduate ka na at gagraduate ka with pride dahil sa natamo nyo na three-peat? Sobrang saya po kasi yun nga, katulad ng sinabi niya ni Rayson, history. So, napakasaya sa pakiramdam. Tsaka magpapasko. Masayang Pasko namin ngayon. Bonus. So, ano ba ang gusto niyo sabihin sa mga tao sumusuporta sa inyo, lalo na sa Letran community? Sa buong Letran community po, sobrang salamat po dahil sa suporta niyo. Simula po nung unang games po namin, and dyan po kayo kahit na may mga naging problema tayo na suspensions and other na pambabatigo sa atin, hindi kayo nang iwan. And gusto lang namin magpasalamat sa mga tumulong sa amin, sa mga sponsors namin, tsaka kila Father Rector, kila Ma'am Cabral, kila Father Vic po, tsaka sa buong Letran community na walang sawang sumuporta sa amin. Mm-hmm. Brent, baka may gusto kang sabihin, gagraduate ka na eh. Mga plans mo ba? wala pa naman po ang plano eh. So, mag-enjoy muna. Enjoy muna namin yung panalo. Oo, enjoy nyo. Namnamin nyo yung pagkapanalo nyo. Maraming salamat ulit and congratulations once again sa ating NCAA Season 98 Men's Basketball Champions, Letran Knights. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.